Hello everyone, this is Jen from Hello Field Thai, and I am here to greet everyone Happy Chinese New Year! Xin Nian Kuai Le! Meron akong mga tips na sasabihin po sa inyo kasi nga every Chinese New Year meron po tayong nakagawian na sa bahay. Bawat Chinese New Year, gustong-gusto natin itong gawin, kaya lang ang problema, dapat hindi natin gawin kasi nga Chinese New Year. Pero para sa akin, you should not do it. So, ano nga yung mga yun? Number one, gustong-gusto natin magpagupit kapag Chinese New Year. Kasi nga, di ba, sinasabi natin, Chinese New Year, new hair. Pero kapag talagang lalo na first day ng Chinese New Year at nagpagupit po kayo, doble-doble po yung price doon. So, if I were you, kung gusto niyo po magkaroon ng new hair, dapat earlier na in a week, para po makasave kayo ng mas malaki. Kasi kapag talagang Chinese New Year, talaga pong napakamahal po sa salon dito sa Taiwan. At maging sa mga community in countries na nagsa-celebrate ng Chinese New Year. Number two, ang paglilinis. During the Chinese New Year, hindi na po talaga maganda na maglinis pa po ng bahay kasi wala pong basurahan na darating kasi nga po, holiday nga po talaga sila. So, mas mainam na 1 week before the Chinese New Year, nakapaglinis na po kayo at nakapag-arrange na po kayo ng bahay. Okay? And finally, number three. Gustong-gusto natin mag-travel, pero kung on the spot po kayo mag-travel, mas mainam na sa malapit na lang po kayo mag-travel or mamasyal. Kasi this time, on a CNY, marami po talagang gustong pumunta sa iba't ibang lugar. So kung hindi pa po kayo nakapag-reserve ng ticket or ng aeroplano, talagang doble-doble din po yung babayaran po ninyo maging sa mga hotels. Pwede nga pong wala kayong hotel matuluyan. So guys, yan po yung 3 tips natin na gusto natin gawin sa New Year pero hindi pwedeng gawin. Okay, that's it. Good luck po sa inyong lahat and have a wonderful pig year. Bye! If you want to know more about Filipinos here in Taiwan, please don't forget.